What's up mga kaborlogs? Ibang ba-vlog ko? Kamusta ka dyan mga kaborlogs? And today, sasagutin ko ang matagal nyo nang itinatanong. Ano bang gamit ko sa pagba-vlog? Mula equipment, gears, accessories, lightings, apps, lahat yan sasabihin ko. Ngayon na. But before that, kailangan ko muna magkape. Babalik ako, wait lang. So guys, uunahin ko sa tanong na bakit ako lagi nagkakape every time akong magba-vlog. Siguro hindi ko na masyadong kailangang paliwanag yon dahil alam naman natin na ang kape ay nagpapa-energize sa atin, di ba? So ganun lang, para maging hyper lang ako sa video at hindi ako antukin, kailangan ko talaga uminom na coffee ko brown. Yes, coffee ko brown. Not too creamy, not too dark. It's just perfect. So guys, unang-una, kapag magba-vlog ka, anong kailangan? Siyempre, camera. Nag-start ako mag-vlog using iPhone 5S. It's not bad. So, kasi mabibigyan ka niya ng tamang frames per second. So, hindi siya delay or hindi siya magaspang yung galaw. Smooth lang. And then, tamang-tama yung widescreen niya. So, medium shot lang naman kapag nagba-vlog ka. Maganda siya. So, ngayon guys, ang gamit ko is Canon 600D. So, why 600D? As you can see, kung makikita niyo siya, it's flip screen na siya. Which is, habang nagba-vlog ka, nakikita mo yung sarili mo. Kaya, minsan mapapansin nyo guys, nakatitig ako sa screen at hindi dito. Correct? Mapapansin nyo yun. It's just because nakatingin ako sa screen na nakikita ko yung sarili ko para lang ako nasa salamin. So, ganun yun. And kung magsisimula ka at mag-upgrade ka sa magandang camera, syempre, bilhin mo na yung camera flip screen. Okay? So, marami ng camera ngayon ang nagsilabas na may flip screen. Medyo pricey pero bibigyan ka naman niya ng magandang quality. Okay? And then next, anong gamit kong microphone? Wait, may tawag lang ako. Jason, Miss Dad! As you can hear guys, na kahit meron akong microphone is maririnig nyo pa rin yung mga noise na nasa paligid. It's just because sensitive din siya. Hindi siya kamahalan pero at least pwede na. And nung binili ko siya, around that time nasa around 1.3 siya. Pero now nag-browse ako sa Lazada, it's just 900 pesos na lang. So malaking difference. Ang pangalan niya is Boya. Lalagay ko na lang yung link sa baba just in case na gusto nyong bumili. Okay. So next is the Jollipad that I use. So order ko lang din siya sa Lazada. Around 150 siya. Yes. Sa large pod. Meron kasi tatlong size. Small, medium, and large. So, I use large because I'm using DSLR. Kasi pag maliit, tumutupi siya. Kung mobile phone ng gamit mo, pwede ka ng small. Then, pag digicam is mag-medium ka. Then, DSLR is mag-large pod ka. O, 150. Maganda na siya. And then, how about lighting? So, wait, no? Tanggalin ko lang to. So, I'm using like this, about 130, and then not bad, one is 5 watts lang, pero at least okay na sa vlog, dalawang piraso. So, isa sa taas, isa sa baba, para proper yung lightings ko. Uy, nakakuha kayo ng tips. Ano pa ba mga tanong nila? Gamit. And then, backdrop. Kung napapanood mo yung iba kong video last time, mapapansin nyo yung backdrop ko is itim or cream. Ngayon, hindi na ako gumagamit ng backdrop kasi wala na akong paggagamitan. I mean, pagsasabitan kasi maliit na yung aking space of vlogging. And then, editing apps, editing software. I really recommend Windows Movie Maker para sa mga ganitong vlog na puro paliwanag lang or kaya mga text lang yung kailangan mong pagalawin sa video. Naniniwala kasi ako na sa Windows Movie Maker, dun mo matututunan lahat. Hindi man ganun ka-professional pero nandun yung fundamentals, okay? Dun yung unang malalaman mag-cut or mag-trim, magpatong ng music, mag-black and white, mag-transition like this. Maglagay ng text. Okay. So, pag natuto na kayo nun, mag-upgrade na kayo sa ginagamit ko ngayon, which is Power Director. Parang ganun lang din siya, pero most advanced, pero parehas lang ang concept. Okay, drag and drop. And then, yung isa pang pinaginagamit ko is yung Adobe Premiere. Pero hindi ko siya nire-recommend sa gusto palang matuto mag-edit kasi advanced na siya. So, ginagamit na siya sa mga SDE, same day editing, yung mga nakikita nyo sa mga gumagawa ng mga prenuptial, any other events, magawa ng mga commercial, ganon yung ginagamit na software. So hindi ko siya nare-recommend kasi advanced na siya. So dun lang muna tayo sa fundamentals and basics, okay? And sorry, nakalimutan ko sabihin na yung quality ng pagbablog ko ngayon, nakaset ako ng 1280x720, which is okay naman siya kasi vlog lang naman to, hindi naman ako gumagawa ng movie. Usually ginagamit sa movie na quality is 4K or 190. Usually, kapag gumagawa ka ng mga kung anong videos online,
dapat is 190 over 1080. Kaso, ginagamit ko ngayon, jo may edad na yung laptop ko, so hindi na kaya ang 190. So bumaba ako ng 1280, which is not bad. So makita nyo, maganda pa rin yung quality ng mga videos ko. Pero guys, one thing na gusto ko lang malaman nyo, kung ano meron kayo ngayon, maximize lang, huwag kayo maghangad nang wala pa kayo. Kasi may stress lang kayo at baka sumuko kayo sa profession na to. Okay? Kung gusto nyo i-pursue, why not? Ako, totally, nahihirapan ako mag-vlog kasi mahirap na mapansin sa panahon ngayon kahit meron kang talent sa pag-vlog. Mahirap na. So bakit mahirap na? Unang-una, napakadami ng vlogger, napakarami ng magagaling, and then yung iba is halos lahat nagbablog na. Mapa-artista, diba? Halos lahat na ng artista is nagbablog na ngayon. So mahirap na tayong mapansin sa mga panahon na yun. Pero at least sana, meron pa rin mga tao na makaka-appreciate ng mga vlog natin na ganyan. Kahit ganito lang. Again guys, sana tulungan nyo ako na ma-hit yung target na 1,000 subscribers within this end of 2019. Sana tulungan nyo ako. Promise ko nagbabala kayong mag-vlog. Tulungan nyo muna ako, maabot yon. And then kapag na-meet ko na yon, kayo naman ang tutulungan ko. Promise yun guys. Kasi nag-worry ako guys eh. Around ano pa lang ata yung subscribers, 250. Pero it's almost kalahati na ng taon. July na kaya. Wala pa ako sa kalahati. At least maka 500 drivers man lang ako. Sana please tulungan niyo ako. And promise, ako naman ang tutulong sa inyo. Pag once na nandun na ako, hatakan lang tayo pataas. So kung meron man ako nakalimutang sabihin sa inyo sa about sa pagbablog ko, please comment down below. Sasagutin ko yan through comment. And kung bago ka pa lamang sa vlog ko, ako si Borlogs. At welcome to my channel, Wasting Time with Jay. Please click the notification bell para updated ka sa lahat ng mga lalabas kong video. Okay? See you on next vlog, ka-Borlogs. Shoutout time! Shoutout na naman tayo. Una-una, shoutout kay Marian Peregrino. Nakakadalawa ng shoutout to ah. Shoutout kay Jude Jacobo. Oy, papa ko to. Siyempre, sa walang sawang nagsusupport sa akin dyan, KM Bidanes, John Mark Bidanes, maraming maraming salamat sa'yo. See you soon. Siyempre, kay Papa Jordan Yanggiab. What's up sa'yo, tol? Kamusta ka? Siyempre, kay Chewbacca Roman Baluyot. Tol, yung ex mo, nagbo-vlog na rin. Ano na? Siyempre, sa tropa kong taga Bacolod, di nagsasawang manood ng vlog ko. JR De Facto, kamusta ka dyan, tol? At syempre yung taong nagpasok sa akin sa mga samahan ng hiwalay sa asawa, walang hiya ka, Kirby Treste. And then guys, subscribe nyo yung official YouTube channel ni Mark Bragais, Biyahe ni Tunying. Subscribe nyo yan guys. John Gulusino, hindi ko gets, pero ito yung sinabi mo. Batiin mo si Wenilin Par. Okay, binati ko na ha. Shout out sa isa sa mga legendary Crossfire player ng Las Piñas City, Jake Lopez. Mag-retired ka na, Jake. At syempre sa kaklan kong Jake Ram Akumal or si Hard to Die. Kamusta ka, tol? At syempre sa kumari kong si Esperanza Modesto. Ano na, P? Tsaka kay Gabriel Albero, no? Sabi ko, shout out, hindi mag-inom tayo. Tol, saan ka nag-inom? Rowena Basilonia. I miss you, tita. I love you. Ingat ka dyan. Shout out kay Adeline Iligan Lianda, ang isa sa mga hyper ng CAA Las Piñas City. And last but not the least, kay Roslyn Nikita Tulibas. Shout out sa iyo, Nikki. Maraming maraming salamat guys, and huwag kayong magsasawa kay Borlogs. And see you on next vlog.